Ako si Ma. Ma, bubong kalokohan. Ako yung nakasama mo sa mga kalokohan. Hindi mo ay nagtagayan ako din. Ako si Mac, Mac, aka Bugito. Hey yo mga kabroom, it's me Vin from the Broom Broom Show. Hey yo, what's up mga ka-broom? It's me Ben from the Broom Broom Show. Ngayong araw na to, papunta ako sa Intramuros, sa may Manila Cathedral para makita ko si Bugito ng personal. So yun mga ka-broom, tama naririnig nyo, na-confirm ko na si Bugito na magkikita kami today. Kasi ngayong araw na to ay merong pa-event ang BNRP. Yung tropa kong si Angelo Cabal, shoutout sa'yo bro. May tropa sila parang rap for a cause. So maraming mga sikat na mga rappers dito sa Pilipinas na mag- pa-participate dun sa Rap for a Cause na yon para kay Baby Lucky. So si Baby Lucky ay parang may sakit siya na parang nagsusugat yung mga kamay niya. So nag-organize yung BNRP ng isang rap contest regarding sa pagtulong doon kay Baby Lucky. So ngayon inimbitahan ko si Bugito na sumali doon sa Rap for a Cause na yon. Yun maganda ron, nag-confirm naman si Bugito. So ngayon susunduin natin si Bugito. So stay tuned lang mga kabroom, bago tayo pumunta ron sa rap contest, i-makeover muna natin siya. So stay tuned mga kabroom. Maya-maya makikita nyo ang transformation ni Bugito. Ito pala siya. Mak! Ano, kumusta? Mak-mak Bugito, mga kabroom-broom. Mga kabroom, nandito na si Bugito sa kotse. So tara, samahan niyo kami. Hey yo, what's up mga ka-broom? It's me Ben from the Broom Broom Show. So ngayong araw na to, medyo masaya na ako kasi nakita ko na yung idol ko. Idol Bugito. Check. Maraming salamat sa Broom Broom dahil pinuntahan nila ako. Kaya kami dito ngayon. Grabe, sobrang overwhelm ako kasi syempre sikat to dati, idol ko to dati, lumalabas na to dati, hindi pa ako lumalabas sa YouTube. Si idol lumalabas na. So idol, ano ko, kamusta ka ngayon? Okay naman dahil nandito ako ngayon sa Broom Broom. So idol, nga pala, kaya ako nga pala sinama si idol Bugito kasi pupunta kami ngayon sa event ng BNRP. Shoutout nga pala BNRP kay Angelo Cabal. Shoutout bro. Pupunta kami ngayon sa event ng isang charity event regarding dito kay BB Lucky. So yung grupong BNRP, nag-organize sila ng Rap for a Cause para kay Baby Lucky. So lahat ng pondong makukuha nila ibibigay nila kay Baby Lucky para sa pampagamot ni Baby Lucky for medication. So ngayon, kinausap ko si Angelo na kung po pwede makapag-participate si Bugito. So ayun, pumayag naman sila. So mamaya, expect nyo na magra-rap si Bugito at saka si Mika, yung anak niya, magra-rap mamaya sa BNRP Rap for a Cause dyan sa may Rizal. So mamaya papanoorin natin sila. So ngayon focus muna tayo kay Bugito, i-makeover natin si Bugito. Bibili tayo ng mga kung anong kailangan niya mamaya sa Rap for a Cause, tapos kakain kami. So yun. So Bugito, shoutout mo kung ano yung pwede mo sabihin sa mga manonood na manonood sa atin. Yo, yun. Shoutout siyempre sa katropar at yung rarapin namin mamaya, siyempre dapat yung abangan dahil ito po namin rarapin ng pinagandaan talaga namin. Kasama ko si Mika Bugito. So mamaya na lang mga kabroom, stay tuned lang kayo dyan. So yun mga kabroom, nandito kami ngayon sa Relove and Rewear. Bali, parang shop to ng kapatid ko. So tara, kukuha na natin ang damit si Bugito. Tumabahat
this is t-shirt. Okay. Sige, wala mo. Jacket. Jacket. Jacket ka. Okay. Ito yung pulaw. Ang ganda yung pulaw para sa'yo. Yung bayo para sa'yo yung pula rin. Ang ganda rin yung pula. Yo, tingin ka na rin. Yo, tingin ka na rin, bayo. Ito, tingin ka na rin. Para sa'yo. Para sa'yo. Oo, para pares kayo rin ito, bayo. Ayun, pwede rin yun, oh. Rock. May ka ba sweatshirt, man? Ano ba yan? Ayun, pink. Oh, ganda yung pink. Eh. Ayan, makatayot mo kayo. Tapos tingin mo. So ayun mga ka-broom, ha, nandito tayo ngayon sa Rilabin River, located sa San Telampio del Pilar, Makati City. Pinapapili natin si Bugito ng susuotin niya mamaya. So ayun, may napili siya, nagsusukot na siya. Tsaka si Mika. Alright. Sa'yo. Jacket ka siya rin. Oo, sige. So yun mga ka-broom, ayan, nahanan natin kay Bugito. Iyo ba, susuotin mo to? Okay na yan. Ayan, para pares kayo nakapula mamaya. Broom, broom, ang kasama ko ngayon. Yo, di na tulad noon. Andito na ako sa butik na karating. Di na ako pinupulutan sa amin ng mga lasing. Ah, si Bugito, eto na. Nang broom broom, pinapogi na. Yeah, kasi ako yun nandirito. Kasama ko yung anak kaso walang sumblero. Mamaya, kami ay darating doon. Sana maraming nag-aantay sa amin doon. Kapos, di kinontak ni Aba doon. Salamat pa rin kasi nandiyan ka pa ngayon, no? Yeah. Salamat din kay Melvin sa mga damit na binigay sa akin. Yeah. Shoutout nga pala. Na, may pili. Ha? Na, tara na. Okay, thank you. Ha? Boy. Ayoko eh. Yo, tara. Ay tayo. Hey, what's up mga ka-broom? It's me, Ben from The Broom Broom Show. Ngayon, makakausap na natin si Makmak aka Bugito. Yun, siyempre shoutout sa mga kababata ko dyan. Buhay pa kayo. Barangay 8, Kalookan, Tagat-Kagatan. Yeah. Alright, so Mac, kamusta ka na ngayon? Ito, okay na kasi hindi na ako nagrarap mag-isa kasi may nakikinig pala sa akin. Yun, idol. Idol natin niya. Alam naman natin na napakagaling mag-rap ni Idol Bugito. So Mac, napapanood ka na namin dati sa mga TM Republica. Nag-champion ka pa nga, di ba? So medyo malaki-laki premium. No? Magkano premium mo nun? 200,000. May pera na nakokolekta, di ba? May mga ipon ka lang. May mga rap ka sa labas, sa loob, sa mga media, sa sunugan. Paano nangyari yung gantong buhay mo ngayon? Ngayon, laban lang ng laban, kahit anumang buhay na yan, no? Siyempre, pera ang mabilis mong ubos. Siyempre, ako may bisyo. Pero ngayon, Duterte na kayo. Kung magbisyo kayo, wala akong magagawa dahil buhay niya yan. Pero Duterte tayo, siyempre, president, dapat galang natin yan. Okay, laban lang, kahit ganun pa rin ang buhay, medyo tagilid. O, ngayon, nangangalaka lang ako, isang kolektor ng basura. Yes. Kahit na madalas pagsabihan o pagalitan ng mga kamag-anak, halos ayaw na ako tanggapin ng chain, chewin. Yun, na buti na lang, mayroong nagiinuman doon sa kanto namin, nag-rap ako, kailala ko. Sino nagmulat sa'yo para bumalik ulit sa pag-rap? Yun, yung anak ko, siyempre, narinig ko yung mga rap. May mga rap ko na nirarap niya, papakinggan ko, okay yung mga rap. So sana, Mac, to, gagawin ng The Broom Broom Show, yung po pwedeng magawa namin para matulungan ka at yung buong pamilya mo. Alam ko, mapagmahal ka sa pamilya. Kasi mga ka-broom, ang niyayaya ko lang talaga dapat, kasi medyo masigip yung kotse, niyayaya ko lang talaga dapat si Mac lang. Kaso sabi niya, pinilit niya ako na, sir, kasama sana yung pamilya ko kasi hindi ko sila maiwan. Doon pa lang, nalaman ko na family first ka. Pamilya muna bago ang iba. So ngayon, alam ko na ganun nga, talaga totoo, na pamilya muna ang inuunan Makmak bago ang iba. Kinakain niya yung kasikatan niya kahit magbasura lamang siya para lang meron pantustos sa pamilya niya. Ngayon naman kakausapin natin yung asawa niya na laging nasa likod niya. Mapa ups and downs. So kahit meron si Makmak na nasa likod, kahit wala si Makmak na nasa likod. Ate, ano po pangalan niyo ulit? Si Ate Rose, asawa ni Makmak. So Ate Rose, ito unang question ko lang ha. Buti hindi mo iniwan si Makmak. Hindi naman po kasi sa dami na po kasi ng pinagdaanan namin na nagsisimula pa lang talaga siya na mangarap mag-rap. Ano pa lang siya noon, 14 years old. Uh-huh. Tapos nakasuporta talaga ako sa kanya pero mag-shoota pa lang kami noon.
Tapos sabi ko, sige lang, dati-dati pa, ano, sana makaipupunta, talo kami kasi bago pa lang siya nagsusunod. Ano, bago pa lang nagra-rap? Oo, tapos hanggang sa sumali na siya sa Team Republika, nag-audition kami. 3,000 yung nag-audition, 10 lang yung nagpili, nakapasok siya. So talagang kasama ni Ate Rosie Makmak lagi sa pag-audition, sa lahat ng hirap. So kaya siguro yun yung naging sandigan ni Ate na kapitan lang si Makmak kahit nandito na siya sa babang baba. So Te, question lang, hindi ka ba nahirapan doon sa naging situation nyo? Kasi nagkaroon na kayo ng pere, diba? Nagkaroon na kayo ng pere. Tapos parang isang tulog mo lang, pagkagising mo, maliktad na naman ulit. So anong, ano mo ron? Medyo nahirapan din ako kasi dati may pwesto kami sa Makati. Tapos nung sumikat na siya, nagkaroon siya ng mga kaibigan, nanalis na siya ng landas, tapos hanggang nawalang-wala na kami. Tapos nung time na ano na, wala na talaga, nalulong siya sa barkada, tapos andun pa rin ako kahit anong sinasabi ng mga kamag-anak ko na, iwanan mo na yan, tanga mo, ganun. Pero sabi ko, hindi, magbago pa yan, kasi para sa anak namin, titibaya ko yung loob. Hanggang sa siya, sabi niya, ano, binali-bali niya na yung mga, ayaw ko na mag-grab. Binali-bali niya yung mga CD niya? Mga CD niya. Bakit? Yung nabit niya kasi ayaw niya na daw mag-grab. Ayaw niya sabi na mag-grab? Sabi niya kasi ngayon wala na talaga kami pera, as in, down na kami, walang kaibigan, walang kamag-anak. Ganun. Bansa, natulog kami sa kalsada. Hindi ko na kinahiya yung... Natulog kayo sa kalsada? Natulog po kami sa kalsada, daw kami mapatpat na kasi natulog kami sa Intramuros. Sa Intramuros? Kasama yung anak namin. Sabi niya, sabi naman ni Bugito, kahit anong mangyari, sasamahan niyo lang ako. Babangon ako, sabi niyo, sige, kaya natin po. Sabi ko, kat-kat lang tayo, walang iwanan. Tama, ganun ang pamilya. Ganun, tapos hanggang napatpat kami sa basiko, natulog pa rin kami sa kalsada ng 4 nights. Kaya natulog sa kalsada, diba? Tapos sabang nangalakal siya. Tapos makikita ko siya nangalakal. Parang hindi ko kaya. Kasi mataas siya, di ba? Oo, oh, mataas na eh. Bugito na siya eh. At least, kinaya niya yung pride na manguha ng kalakal. Pero ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya kasi ako lagi na sa likod niya. Alay ko siya pinagmamalaki. Tapos yung time na yun na nangalakal na siya, sabi ko sa kanya, kasi daddy, tawag ko sa kanya, daddy, kaya mo pa ba? Sabi niya, sige, kaya natin to. Di sabi ko, sige, basta. Tutulungan ka na lang namin hanggang kaming tatlo na nangangalakan. May nakakilala sa kanya. Si Bugito ba yan? Hindi na yan si Bugito. Hindi naman magbabasura si Bugito eh. Sikat na rapper yun eh. Oo, kasi nakita ni Ate kung paano nag-grow si Bugito eh. Si Bugito, hindi niya na inintindi yung sikat ako eh. Hindi niya na inintindi yon kasi nga wala na sila makain eh. So gumawa ng paraan pala si Makmak. Despite of his weaknesses, nagawa pa rin niyang ipaglaban yung pamilya niya. At nagpapasalamat din tayo dito kay Ate. Kasi kahit papaano, kahit down na si Bugito, sobrang hindi niya pa rin iniwan hanggang sa huli. So sana mga kabroom, tulungan natin si na Bugito at ang kanyang pamilya na turuan yung sarili nila na maging maayos muli. Kasi alam ko, naniniwala ako na si Makmak Bugito ay isang talentadong tao at kayang bumangon sa hirap ng buhay dahil kasama niya sa likod niya ang kanyang pamilya, si Ate at si anak niya si Liga. Bilib ako sa ito ha, sobrang bilib ako sa iyo kasi kung iba-ibang asawa yan, may mga ibang asawa dyan na hindi ka lang makapagbigay. Yung mga nakikita sa Facebook na inaaway, ganito ganyan kasi wala, irresponsible ka. So Te, bilang isang matibay na ilaw ng tahanan nyo, ikaw ang nagbigay ng liwanag kay Bugito dahil napunta nyo sa madilim na daan. Anong masasabi mo kay Bugito ngayon, Te? Masasabi ko lang sa kanya, unang-una nagpapasalamat ako sa Brumbrum kasi baka ito yung way para papatuloy niya ulit yung kasi naligaw man siya ng landas, kaya niya pa rin bumangon kasi sa talent. So, lagi lang sinasabi sa'yo, nandito lang kami ng anak mo. Tuloy mo lang yan. Nandito lang kami sa likod mo palagi. Pero siya talaga napaka-humble na tao. Humble, napaka-bait. Bait siya. Tsaka hindi siya ma-pride na tao. Hindi siya ma-pride. Yun nga yung ano eh, kahit na nagbit-bit siya ng basura. Talagang ako yung nasasaktan kasi pag sinasabi ng mga tao, si Bugito yan eh. Hindi yan si Bugito kasi basurero yan eh. Ako yung nasasaktan pero... Ganun siya ka-humble. Kung nagkaroon man siya ng mga hindi na gandang magawa, dahil lang yun sa influence ng mga barkada, ng tropa. Ano, tropa, tsaka yung pinagdaanan.
Bisyo. Dahil din sa bisyo. Pero saan pag hindi siya nakakapagbisyo, sobrang bait. Sobrang bait. So yun mga bro, sobrang na ano sa puso yung naging istorya ng buhay mo dito. Akala ko napapanood ko lang sa MMK, sa mga alaala mo kaya sa mga abuso mo Jessica. So yun nangyayari sa ganun, kala ko scripted. Yung pala talagang totoong may na ganung buhay, yung galing sa taas biglang babagsak sa sobrang ilalim. Siguro kung iba-ibang tao yun, baka hindi kinaya. Siguro kung si Makmak lang yon, baka hindi niya kinaya. So maswerte si Makmak dahil kahit anong mangyari, lagi nando sa likod yung kanyang asawa. Suportado at suportado at suportado pa rin hanggang sa uli. So yun mga kabroom, isang magandang aral na napulot natin sa pamilya Bugito. Sana ito na yung maging way para matulungan natin si Bugito at ang kanyang pamilya at ang kanyang anak also, na sobrang talented din, na nakuha ang talent ni Bugito sa pagra-rap. So mga kabroom, sana kami ang maging daan para matulungan natin siya para maibalik sa entablado ang isang super sikat, sobrang talented na si Makmak aka Bugito. So yun mga kabroom, stay tuned, marami pa tayong video dyan. So yun, nandito na tayo sa Index para i-makeover natin si Bugito. So yun mga kabroom, nandito kami sa Index Guadalupe para pa-makeover si Bugito. So ayun, nililinisan na siya ng kuko. Hintayin nyo yung transformation niya maya-maya lang na konti. Pop, 45 pop. Ito, medyo malaki-laki. Okay yan? Okay. Pop, okay na ito, pop. Ma, bubong kalokohan. Ako yung nakasama mo sa mga kalokohan. Hindi mo ba? Ako si Mac, Mac, aka Bugito. Minsan may napabilang din sa mga sindikato. Hanggang sa naging pambato ang iniidulo mo. Ako'y isa upang walo sa pitong batang sa balo. Ako'y batang sa balo na nabuhay sa kalookan. At kahit saan man dako ay sangkot sa kalokohan. Tatlong taon pa lang nang maulila sa ina. Mula noon hanggang ngayon di nakilala ang ama. Tanging lolo't lola ko ang nagtayo sa aking paa. Pero di rin nagtagalay na maalam din sila. 15 anyos ang edad ng makulong sa city jail. Para makalaya lang ang bahay namin ay for sale. Di ako nakalabas, sumapit ang Pasko. Kalupala sa sugal, pamyansa na kailangan ko. Luha ko'y biglang tumulo nang di ko namamalayan. Wala rin kamag-anak na gusto akong damayan. Di mapigil ang luha tuloy-tuloy sa pagpatak. Maalaala mo kaya? Isang tanong sa Diyos, ito ba'y aking kapalaran? Tama po ba ang landas na aking nilalakaran? Ako si Mac, Mac, tubong kalookan. Ako yung nakasama mo sa mga kalokohan. Inuman at tambayan ako, dun yung nagra-rap. Ako si Mac, Mac, aka Bugito. Minsan ay napabilang rin sa mga sindikato. Hanggang sa naging pambato ang iniidulo mo. Ako'y isa o pangwalo sa subukan mong humakbang. Ito ang unang baitang sa pamamagitan ng mga letra. Kaya kong pumaslang, walang pwedeng humadlang. Bawat kasapi ay brutal, bawat linya saktong-sakto. Bawal dito ang butal, di na pwede ang utal. Bawal lang bubulol-bulol, dapat dito'y matalim. Bawal lang pupurol-purol, kaya wag uulol-ulol. Wag nang pilitin pa ang mga letra kong ito. Nako baka rayuting ka, kaya it was written na. Magbagsakan na ng flow, hikayatin, panoorin, Anti-Manila Show.
kaya halik at makiyo. Konektado in the house, Bugito, it's my name, matindi pa kay Santa Claus. Dito masasaksihan kakaiba naming level. Medya oras lang sinulat ng mga letra sa papel. Habang tumatagal ay lalo kong pinanggigilan ng laro ng aking buhay na sadyang kinahiligan. Ma, tubong kalookan, ako yung nakasama mo sa mga kalokohan. Inuman at tambayan ako din yung ako si Mac, Mac, aka Bugito. Minsan ay napabilang rin sa mga sindikato hanggang sa naging pambato ang iniidolo mo. Ako'y isa o pangwalo sa pitong batang Sabado. Ako'y nabuhay sa lugar na kung saan uso ang gangat na barkada sa mga taong may bitukang halang. Dinabilang ang mga rayot na ating pinuntahan at mga pillbox na pinapasabog natin sa daan. At kung natatandaan nyo pa ako, ako si Mac, ang maagang nag-asawa, maagang nagkaanak. Ako yung bata na system mador sa ating eskinita, magdamag nag-aabang ng eskorer para kumita. Sa inyo anong balita? Alam ko big time na daw ang barkada ko, kaso yung iba patay na daw. At parang tayo na daw ang may-ari ng bilangguan. Bawat selda may kasapi tayo na nanunungkulan. Di man natin natutunan ng mga mabuting asal, lang mga pinagdaanan natin ng nagsilbing aral. At sa kukupal-kupal na siyang humuhusga sa akin, di ka dito makinig kung gusto mo kong kilalanin. Ako si Mac, tubong kalokohan, ako yung nakasama mo sa mga kalokohan. Inuman ng tambayan, ako din yung nagdarap. Kinilalang battle MC at hindi nagpapanggap. Ako si Mac, Mac, aka Bugito. Minsan ay napabilang rin sa mga sindikato hanggang sa naging pambato ang iniidolo mo. Ako'y isa o pangwalo sa pitong batang Sabado. Yo! Yo, what's up mga kabroom? So yon si Mac, ang fully transformation natin sa kanya. Bagong Bugito. So yon Mac, masaya ka naman ngayon? Papunta na tayo sa kinahiligan mo talaga, yung pagra-rap. Ano masasabi mo sa mga nanonood sa'yo, sa mga fans mo? Yun, magbabalik na ako muli sa mga nanonood sa akin. Sa mga fans, syempre, maraming salamat sa nakikinig sa akin. Kasi nakikinig sa akin, lolo at lola ko lang eh. Ngayon, madami na parang. Maraming salamat. Intayin nyo ang pagbabalik ng bagong Bugito at ang aking anak na si Mika Bugito. Yun mga Abroom, stay tuned. Papunta na kami ngayon sa Rap for a Cause ng BNRP. Shoutout again BNRP. Saludo sa inyo. Maraming salamat. Unang tapak sa entablado, ako'y punong-puno ng takot. Punong-puno ng tao sa akin ay nakapalibot at nakakakilabot. Dito ang bawat isa, huwag daw akong kabahan, ganyan lang daw sa umpisa. Kaya ininugar ko ang sarili sa gabi, nag-aaral sa umaga kung tisera sa gabi. Ako nga pala si Mika kung naaalala mo. Ako yung kauna-unahang batang rapper ng Baseco. Kung may king rapper tayong nabuhay sa Pilipinas at mayari ng tugma, tayong hindi kumukupa si Bugita. Sobrang angas on the spot kapag gumanat, ibang klase ang dating. Rang sapak ni Manny Pac, pati si Brady na patambling. Taga bahay katay po ako, ikaw taga sampa. Mapapabudots talaga kapag nagkalakasan pa. Di na matatakasan pa kapag kinatay nakita. Pakibawasan ng isa mga bubong na imbita. Huwag kang ang pita-pita at huwag kang magmamagaling. Si Bugita ay maldita, ibang klase ang dating. Tinig mo'y parang lasing nga pang ako ay nasa tono. Di mo ako matatalo, uminom ka pa ng krudo. Ako'y prinsesa ng laro ng mga hip-hop sa Pinas. Habang ikaw ay taga-punas ko ng oto. Sa labas ako'y patas kapag gumatol, di mo na mapipigilan. Letra ko'y nagbibitawan para bala sa basilan. Yeah! Yo, may kabugita nga pala. Yo, what's up mga kabroom? Nandito na kami ngayon sa Barangay Rizal kung saan gaganapin yung BNRP Rap for a Cause. So ngayon, tingnan natin ang pagbabago simula nung kaninang Bugito sa bagong Bugito ngayon na nasa kotse. So tingnan natin. So, Bugito mga broom-broom. Bugito, nandito na tayo ngayon sa rap contest. So, ano masasabi mo sa mga fans ko na manonood? Excited na ako na makinig sila ng mga bago sama ang broom. So yun mga ka-broom, napagupitan natin si Bugito. Nakikita natin, jacket natin. So yan, wala tayong mabili pantalo, walang bili ang pantalo doon eh. Tapos yung chinelas, papalitan natin yung chinelas niya. Kaso mukhang hindi bagay sa'yo, mukhang bagay sa'yo yung shoes ko eh. Sige, kita try natin yung sapatos ko kanya. Okay. Sige, yun. Tot mo. Sige, tot mo. Sige. Tatandaan nyo ba? Lumaban ako sa bahay katay, na plastic lamang ang medyas.
Siyempre, shoutout. Salamat, MLB. Siyempre, si Master. Lahat ng tropa sa Pasay. Yo! Siyempre, sa tropa. Mga BS. Bata Sabado. At siyempre, happy birthday na kanyang guy. Thank you. Hey yo, what's up mga ka-broom? Nandito na kami ngayon sa Barangay Rizal. I-start na yung rap for a cause. Hinihintay lang namin yung kaibigan ko si Angelo Acabal para mamaya tuloy-tuloy na kami para maisala na natin si Bugito at yung anak niya, si Mika. So yun lang mga ka-broom, stay tuned kayo para mapalood nyo yung video ni Bugito, okay? Yo, what's up Bugito in the house, ton? Maraming salamat sa pagdalo rito, Tol! Yeah! Nandito po si Pugino! Kilala niya naman po siya siguro sa Buyan ng Trending! Okay, ito mo, no? Para kilala mo yung mga kumain dyan! Si Pugito, so good. Ay, no, may kapulan sa likod, no, may basuraan! Marami po tayo bubuan! Kala ko lang yung music nila. Si Pugino, bangayap! Shoutout nga pala kay Angelo sa so nag-invite sa akin para mapahal si Pugito. So Angelo, maraming salamat idol. Ah, yeah, ano man, idol ka pa eh. So okay na, magsala na si Pugito. Wala sila, wala kang hindi na yun. Maraming salamat sa organization. At sa inyo lahat. Thank you.
Maraming salamat sa Kuala Kuala. At syempre, hindi matatapos ang dito. O, hindi ako magpapakilala. Yo! Ako po, ma. At siya po yung anak ko, syempre, si Nick Nick. Okay, pagkusin niyo po akong makita ang mapanood sa YouTube channel Broom Broom sa katropa, nandito po ang Ako!
Yo, what's up mga ka-broom? It's me, Ben, from the Broom Broom Show. So, time check, it's almost 10. Ngayon, kakatapos lang ng rap ni Bugito. So, ngayon, pauwi na kami. Ihahati na namin siya. Mac, kamusta ka ngayon? So, okay na okay. So, na-feel mo ulit yung entablado. So, ano nararamdaman mo? Masaya kasi, nakita na naman kami ng mga umiidolo sa akin. Nice. So yun mga kabroom, so again mga kabroom, mission accomplished tayo. Napasaya natin si Makmak kasama yung pamilya niya. So sana supportahan nyo si Makmak Bugito. Tulungan natin na makaahon ulit si Makmak Bugito. Kung may mga festa dyan sa inyo, pwede natin siya kontakin para makapag-perform. Hindi kayo magsisisi mga kabroom. Talagang 100% solido yung talento ni Makmak Bugito. So Mak, last word para sa mga kaibigan natin dyan. Supportahan niyo po ako mga ka-broom broom. Kapag meron kayong mga event, birthday o anumang okasyon, pwede niyo kayong bitahan. Yun, so mga ka-broom, stay tuned lang kayo. Maraming salamat sa mga nanood dito sa video na to. Again, Makmak Bugito, Mika Bugito, tulog na, kapagod na. And it's me, Ben, from the Broom Broom Show.